Hello mga buddy ko, mga buddy kong mga biyahero, mga OFW natin mga kabali. Tamang bansa kayo na ron, ingat tayo palagi. Ito yung inyong driver vlogger dito sa Pilipinas, Buhay Trucker. Ito, dito tayo ngayon sa T5, nata-traffic, ganun pa man, nakikita nata-traffic. Nakingiti pa rin tayo. Kung sa bagay, kakambala natin tong traffic pag driver tayo ng Metro Manila. Kanina hindi lang natin nakuha ng bridge sa South Luzon Expressway, eh taga napaka traffic. Nag-noise space kasi mga buddy, at yung cellphone ko kasi hindi nalagyan talaga ito ng memory, hindi binabasa. Kaya sana pag suertin tayo, nakumita na tayo dito sa YouTube, eh baka pag wala tayong tutulungan, eh makabili tayo ng kahit man lang pang vlog. Magamit tayo pang vlog, pero priority yung pagtulong natin sa ating YTC. Mga kabadi kong ADHD, yun ang pangako natin, hindi natin pwede sirain ang ating YouTube channel ay para sa ating group. Pag walang mangingin ng tulong, mas maganda para mabili natin yung gamit natin para sa pag-vlog. Ganun pa man, mga buddy ko, ingat lang tayo palagi. Shoutout nga pala sa mga sumusuporta. Ang natatandaan ko lang ngayon ng mga pangalan, eh pasensya na, at ayun lang ang ating mga shoutout niyo. Shoutout nga pala sa Rosario Batangas, sa mga kinakaina na, sa kinakaina namin diyan, sa mag-asawang may-ari ng Tokids store diyan sa ano, talagang mababait mag-asawa na yan, na minsan eh talaga nailibre minsan kami sa gulay, mga ganyan gulay, gaya ng talong, bagoongan, hindi na pirbinte na nailibre sa amin kasi minsan siguro, kung sabagay, kailangan na rin mapaubos yung ganong gulay, kaya yun, pinailibre sa amin, ganoon, masarap taga dyan. Dyan naman sa kanila, kung parang rolling lang yung negosyo nila, hindi sila nagpapatubo ng malaki, may pangano lang sila sa pangaraw-araw, may balik yung mga gastusin, mga gastos sa pangaraw-araw, ano lang naman. Hindi katulad ng iba mga nag-negosyo na nag-unghabol pumita ng malaki. So sila ano lang, parang pangmasa. Pangmasa yung ano lang, pangmasa yung kanilang negosyo. Karinderya at saka mga gulay, matindang gulay. Ganun po man, shoutout sa mga kabadis sa EDHP na sila bro Tony Panugan, shoutout. Saka si bro Dante Magtaan, shoutout sa iyo bro. At saka sila yan, si Manolo Salo sa KSE, shoutout lahat ng Salo, lahat ng Salo, lahat ng pamilya Salo, shoutout sa inyo. Mga Panugan na pamilya, shoutout. Magtaan pamilya, shoutout. Ang marami pang iba, medyo kanina na sa isip ko eh, kung iisipin pa natin, baka mag-aapon hindi natin na-edit yung video, di ba? Shoutout na lang sa inyong lahat, yung mga sumusuporta. Mga Gaspar family, shoutout sa inyo dyan. Alagas family, Placido family, yan, si Buddy Jamie. Lagi naka-support sa atin yan. Tsaka si, ano, marami pa iba eh. Panahon Mark Deep, panahon dyan, shoutout sa inyo. Ano natin, mga tagapanood, lahat ng EDHP family, mga lagi nakasuporta sa ating YouTube channel, shoutout sa inyo. Sino pa ba? Marami pa eh. Kaya lang eh, sabi gaya na sabi ko, pag isipin pa natin kung sino-sino yung shoutout natin, baka maghapon hindi natin ito ma-edit yung video natin. So yun nga mga buddy, mayroon mo pag ano, ililista natin yung mga pa-shoutout next time. Marami pa naman next time eh. So ngayon ay papakita ko muna sa inyo yung sitwasyon ngayon dito sa C5. Yun nga, kahit ganito traffic, kailangan pa rin natin nakangiti dahil kakambala na dito pag driver tayo sa Metro Manila. Ay okay? Oh, ito na mga buddy. Ito, ayan, kabilaan ng traffic dito sa, ayan, northbound, southbound sa C5 mga buddy. Dito na ako sa Bagong Ilog, Pasig, C5. Ayan, tagang, ayan, ang lagay ng ano dito mga buddy ko. Yan ang lagay ng traffic dito talaga. Huwag lang tayo mainip, huwag tayo lalabas ng truck lane kasi maraming nahuhuli yung kanina mga buddy ko sa ano, sa may market.
Pero nainip sa dahil traffic sa truck lane, lumabas uli, sayang. Kasi ang penalty ng ano, 2,000 mga bagay ko, 2,000. Kaya pagbago ka lang sa Metro Manila, galing ka ng Visayas, truck ang dala mo. Sundan mo lang yung mga truck sa truck lane, huwag kang gagaya sa iba na lumalabas ng truck lane, huwag na huwag. Dahil sayang, lalo't malayo ka pa. Kahit pa sabihin natin pwedeng bayaran sa bangko kaya sa mga bayad center, pero abala pa rin mga body ko dahil sa oras mag-renew tayo, alarma pa rin yan dahil nangyari sa akin yan mga body. Biniyaran ko sa bangko bago mag-3 days. Yung huli ko rin nun sa truck lane sa Mindanao Avenue dahil nga sa nainip ako. Gabi na, alas 11 ng gabi, akala ko wala ng bantay, nakatago pala. Yun, natikitan ako 2,000 nung pag-renew ko. Alarma pa rin mga body ko, punta ko ng Oriense, Makati. Ayun, tinubos ko, hindi tinubos, nagpinabura ko. Pinabura ko siya, nagbayad din ako, mayroon magkano yung pabura, 60 ata yun. Kaya lang abala, lalo na sa inyo, mga malayo, kung sakali makalarma yung lisensya nyo pag renew nyo, abala. Kailangan nyo pumunta ng Makati, Oriense, wala ibang paburahan ng alarma kundi sa Makati or yun si lamang sa EDSA, Guadalupe. Kaya huwag na kayo magano, huwag na lang mag parang mali ata mga body ko, hindi pala Makati. Kung sa MMDA or yun si, hindi Makati mga body ha. MMDA or yun si, sa Guadalupe. Pa nakakasakop sa Guadalupe. Para Makati, di ba? Hindi ko alam, hindi ako sure. Kaya basta sa ang pagburahan ng ating alarma ay walang iba kundi sa MMDA lamang or NC. Para iwas sa bala, huwag na kayong buntot lang tayo sa papasan ba't mga kartimig tayo sa ating pupuntan. Kaya nga tayo nagtatrabaho para kumita. Kung ganitin man lang, matikitan tayo. Sayang, di ba? Kaya siya naghahanap buhay para kumita. Kaya tiyaga lang biya tiyaga. Kasi tagang pinapatupad nila yan. Pinapatupad talagang batas sa Metro Manila sa mga ito, C5 truck lane. Hanggang ano ito mga bali, hanggang Mindanao Avenue galing south to north. Buntot-buntot na lang tayo. Pasambat eh, makaka rating din tayo sa ating parulan. Ayun, mga sila nakatago. Ayun, may mga nahuli naman. Hindi natin alam kung ano ba ilis niya. Betin the red light. Truck lane. Ganun pa man. Talaga lang tayo magsasal. Hingin natin ng gabay sa Panginoon na huwag tayo mahuli, huwag tayo makusunodahan. Pusapiyay lang tayo. Para sa ating pamilya. Ayun, nahuli yan, truck lane yan mga body ko, truck lane kasi mga truck. Sayang, 2,000 yan, maglagay ka man na 500, medyo masakit pa rin kasi para sa pamilya mo na lang yan eh. Kaya sumunod lang tayo sa batas mga body ko, basta sumunod tayo sa batas, walang problema. Pero pera na lang siguro kung wala tayo sa mood, kahit pa-stop na pala yan, parating pa lang tayo sa intersection eh. Parating pa lang tayo sa intersection eh, muna na siya. Stop na pala yung traffic light ay tumawid pa tayo, yun lang talaga. Kung sumunod lang tayo sa batas, wala nang problema. Ano, maaaring ano to, maaaring truck lane. Ayan, mga nahuli ng hindi, maaaring truck lane o ano pa man. Sayang ang pera mga body ko. Yun, ticket. Ticket mga body ko, ticket. Tayo, tiyaga lang tayo sa truck lane. Sabi ko, kaya tayo ng pamaniho para kumita, hindi para pagkakalitaan. Nasa atin din yun. Ako dati, ganyan ako eh. Halip na kumita, pinagkakikitaan pa mga bati kasi hindi tayo sumunod sa batas. Alam natin, truck lane naman talaga eh, lalabas tayo. Huli ka, Balbo. Sunod-sunod lang tayo mga body ko. Ayan, kapila ano, northbound, southbound dyan, southbound, napaka-traffic, C5. Wala kasi ibang ruta eh. Pag tumaan tayo ng
dumaan tayo ng Lacson, medyo traffic din siguro doon dahil nga pagaling kayo ng norte, pupunta kayo south. Yun lang mga pwede daanan ng mga truck, Lacson o C5. Lalo ngayon yung nagtahan bridge, eh, bawal daw yung mga truck ngayon si Babo. Tiyak, ma-traffic yun, pa-ilalim. Kasi embudo mga badi. Embudo, kaya malamang sa lamang traffic yan. Traffic sa Lacson ngayon. Pagagaling tayo ng north, papunta tayo ng south. Kabilaan yan eh. North, south, bawal yung mga truck si Babo. Kaya traffic yan. Basta ano, traffic kakambal na natin yan pag naikil tayo sa Metro Manila. Kaya nga lagi tayo magbawa ng mahabang pasensya. Yun lang naman eh, mahabang pasensya para din sa ating kapwa driver. Wala man tayo pagkalaban sa pagmamaniyo kundi kapwa rin natin driver. Kasi yung mga enforcer na, di man tayo huli niyan, wala tayong violation. Diba mga buddy? Ayan sa ilalim, Ortigas yun, pagkakaliwa, bayit sa pagkumanan, pagtipulo, kaya dito na tayo. Sabi niyo. Kati ko, pinto-pinto lang. Minsan, ay kung nagustuhan yung mga sinasabi ko, malike, comment. Ano ba yung dapat malaman sa lugar kung saan saan na muna karating dito sa Metro Manila. Tulad ko ngayon, ay galing pa ko ng Saraya. Tanong-tanong lang, pero kung member ka ng ADSP, huwag ka na magtatanong sa akin. I-post mo na sa wall ng ADSP kung mayroon kang katanungan para maraming makasagot mga buddy ko. Kaya yung iba, nagme-message pa sa akin, nagtatanong ganito, anong oras ang truck ba? Hindi ko rin nasasagot mga buddy ko kasi pagdating sa mga ganyan, hindi ko rin alam yan. Kaya mas maganda mga buddy ko, kung member ka ng ADSP, may katanungan ka tungkol sa lugar, tungkol mga truck ba, no, yung saan pwede ang truck, hindi mo kabisado yung lugar, mag-post na mga buddy ko, post nyo na lang sa wall ng ADHP dahil nandyan naman nakabang yung mga natin dyan, mga nakabantay yung mga nagkukuha natin mga officer dyan sa ADHP, kaya hindi pwedeng hindi agad ma-approve yan, lalo po ang emergency, mga info mga ganyan, huwag kayo dadaan dito dahil traffic ganyan, okay na okay mga buddy ko sa group natin ha, eh book nyo lang. Pag hindi na-approve in 15 minutes, PM nyo ako. Pero malabo kasi minuto lang kapag may nakita ang pending post. Tinitingnan ka ganyan, review yan. Pero kung yung post nyo eh, walang yan, kapulastugan, walang approve pakinabang, hindi na-approve talaga yan, decline yan. Okay, mga buddy? Bye na lang tayo. Bye-bye. Ingat.